Kapamilya, nanindigan ngayon ang DILG sa inihaing suspensyon laban kay Makati Mayor Junjun Binay. Ito'y kahit pa nagpalabas ng TRO pabor kay Binay ang Court of Appeals kanina. Para raw sa DILG, sikid Peña pa rin ang acting mayor ng Makati. Bandila mo, Caroline Bongkin. Napalibutan ng pulis ang Makati City Hall kanina, 8:25 ng umaga, nang maipaskil ng DILG sa labas ng City Hall ang kopya ng suspension order ni Makati Mayor Junjun Binay mula sa Ombudsman. Agad namang nanumpa bilang alkalde ng Makati si Vice Mayor Romulo Kid Peña. Si Assistant City Prosecutor Billy Evangelista ang nanumpa sa kanya. Matagal na po akong ready dyan and basically batas po yan. And if on my part, hindi ko po gagampanan yan, it will be the dereliction of duty. Pero pagkalipas ng 5 oras, lumabas si Mayor Binay bit-bit ang temporary restraining order mula sa Court of Appeals 6th Division. Sa press conference naman kanina, binweltahan ni Mayor Binay si DILG Secretary Marrojas na ginagamit lang daw ang mga pulis na nagbantay sa Makati City Hall sa pamumulitika. At around 4 a.m. today, some 2,500 members of the Philippine National Police, including commandos of the Special Action Force, swooped down on Makati City Hall and barricaded all entrances, effectively disrupting services of the city government. Ayon naman kay Secretary Rojas, hindi ito pamumulitika. Ombudsman po ang nag-utos nito at yan ang aming pinatupad. No? In fact, ang atas natin sa PNP at saka sa DILG ay ipatupad ito ng maayos, mapayapa at lawful manner. At yun naman ang nangyari kanina na walang gulo. Pero bago kumagat ang dilim, nakabarikada na naman ang mga pulis sa kalsada papasok sa City Hall. Wala pa raw natatanggap na order si Senior Superintendent Elmer Hamyas, Deputy Director for Administration ng SPD, na nagsasabing iwan na ang City Hall at bumalik na sa kampo. Sa inilabas namang pahayag ngayong gabi, nanindigan ng DILG na ipapatupad nila ang rule of law. 8:24 ng umaga, na isagawa raw nila ang utos ng Ombudsman na iserve ang suspension order ni Mayor Binay. 3:09 na ng hapon nila natanggap ang notice of resolution ng Court of Appeals. Sa tingin ng DILG, wala na dapat i-restrain dahil naipatupad na nila kaninang umaga ang order ng Ombudsman at nanumpa na bilang acting mayor si Vice Mayor Romulo Peña. Hinihingi nila ngayon ang opinyon ni Justice Secretary Laila De Lima sa magkasalungat na desisyon ng Ombudsman at Court of Appeals. Kinumpirma ni Joey Salgado, tagapagsalita ng kampo ni Binay, na dito ulit sa City Hall magpapalipas ng magdamag si Mayor Junjun Binay. Ayon naman kay Peña, huling advice sa kanya ng DILG ay siya ang acting mayor at habang wala pa rin siyang kopya ng TRO, tutupad siya sa tungkulin. Sa March 30 at 31, itinakda ng Court of Appeals ang hearing. Caroline Bonkin, ABS-CBN News.